Giabog naman akong Biblia, no? Alam niyo ba yung Read Your Bible na kanta? Kantahin niyo daw, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow. Okay, tapos na po mga bata. No? Ibig sabihin, sabi niya, read your Bible and pray every day and you will grow. No? Ibig sabihin, the more mo binasa yung salita ng Panginoon sa panahon na may problema, ito yung nagbibigay comfort sa atin. Amen po ba? Amen. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito yung nagbibigay sa atin na para maging matatag ka, hindi dahil magaling kang magdala ng problema, hindi dahil marunong kang magdala sa mga problema, kundi mas magaling yung Panginoon na tumutulong sa atin sa panahon na may problema tayo. Amen? No? Dili kay maayo kung mudala ani, nakaseminar good ko, kung mga saan pagdala sa problema, but no, that kahit gaano pa kapag kagaling mag-handle ng problema, still, no, look at sa mga tao, may mga, yung sabi na, oh, ba't ganun ang nangyayari sa kanya? No? Grabe maka-advise sa akin, ba't ganun? Siya naman yung, no? Yung, alam nyo ba, yung mga tao na marunong minsan mag-advise, sila pa yung hindi marunong mag-handle ng problema. No? Amen. Diba? Okay, ito, ganito, pero hindi mo makita pa noon, no? Kaya nga, totoo yung, huy, buloy. So kaya nga sabi niya dito, kaya nga read your Bible. God does not want you to live a life that full of anxiety. Amen. Amen. Ayaw ni God na yung buong araw mo masira sa sobrang pag-aalala. Inaalala natin yung mga bagay, minsan kasi inaako natin yung mga bagay na sana si God naman sana yung gagawa, pero gusto nating akuin eh. Dahil kaya nga He wants you to be free to live a life of peace. Kaya nga sabihin mo sa iyong katabi, be calm. Kalma lang, no? God wants you to calm down. Kaya yung pag-usapan natin sa umagang ito, yung word na calm. No? Kalma lang tayo. Kaya sana walang makalihan niyo, walang makabibihan. Lahat-lahat tayo, let us pray for our leaders, no? Kaya nga, una-una po, yung word na calm is makikita po natin yung literacy is celebrate God's goodness. No? Kung tingnan po natin, our text this morning is found in the book of Philippians chapter 4, verse 4 to 8. No? Kung may mga Biblia kayo, check mine. Oh, akala ko wala ng mic. Pinatayan ako ni Alfred. So, Philippians 4, 8. 4 to 8. No? Kung may mga apps kayo dyan sa cellphone nyo, no, hindi lang yung mga tawag ito ML, no? Hindi, mga Bible code, no? And then basahin niyo, no? Philippians 4, napakaganda pong salita ng Panginoon, no? Na very timely sa ating panahon ngayon, kung tingnan natin yung ating paligid, sitwasyon, no? Grabe po yung nangyayari, no? Focus on God, not your circumstances. Hindi po magbago yung mga circumstances na pinagdaanan natin. Ang kagandahan doon, binago ng Panginoon yung attitude natin toward the circumstances na nangyayari sa atin. Amen. Amen. So, whatever you do, focus on God. Amen. Focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Rely on God, not your own strength. Minsan kasi nakadepende kasi tayo sa ating lakas, no? Nakadepende tayo sa ating mga source of income, nakadepende tayo doon sa mga bagay na ang tawag nito, yung okay, may marami pa akong ipon, no? Nakadepende minsan tayo doon sa mga tao sa ating paligid na ito yung mga tao na maaaring tutulong sa akin. Pero hindi naman. Amen. Kaya nga
Kaya sabi niya, focus on God, not your problem. Listen to God, not your insecurities. Minsan, nakikinig tayo sa mga kahinaan natin. Mm-hmm. And then, of course, nire-remind pa sa mga tao sa paligid, ang hina mo talaga. Every time na may gagawin ka para sa Panginoon, ito yung always na, huwag ka nang gagawa dyan dahil mahina ka naman. No? Rely on God, not your own strength. No? Ang pangit na nga ng sitwasyon, nakasimangot ka pa. Eh, mapangit ka na din. Kaya kapag may mga sitwasyon na hindi maganda, dapat nitian mo lang yan. Pagandahin mo yung pangit na sitwasyon, pagandahin mo dahil nandyan yung Panginoon na kasama mo. Amen! Kaya ang pangit na nga ng sitwasyon, okay, simutan pagin natin, no? The more nato pinapampered yung problema, the more natin pinausapan yung problema, di ba? Yun nga sinasabi ko. Sa Pilipinas kayo nawala yung COVID dahil yung pinag-usapan ng mga tao is yung mga politiko. Hindi na masyadong naakuan yung COVID, di ba? Wala na. Kaya nga, napakaganda po sana election every day, no? Para mawala yung COVID. Kaya nga, kung tingnan po natin, in si Sam, sabi niya, kaya nga sabi niya, rely on God, not your own strength, no? Kaya in Sam, kung tingnan po natin, yung sekreto ni Sam, pag may problema, kasi Psalmista sa 121 verse 1 into sabi niya, I lift up my eyes to the mountain, sabi niya, where does my help come from? Sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sabi niya, when the times pag may mga problema siya, sabi niya, I lift up my eyes on the mountain, hindi ko tinignan yung mga problema ko, sabi niya. Kaya sabi niya, saan ba nang galing? Sabi niya, well, my help comes from, sabi niya, the Lord of maker of heaven and earth. Ibig sabihin, sa panahon na may mga problema ka, na sinasabi naman na mas malaki, sabi niya, ang laki ng problema mo, ang hirap ng sitwasyon mo, tandaan mo anong sinabi ni Sam dito, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Ibig sabihin, kinikilala niya na yung Panginoon na pinaglilingkuran niya mas makapangyarihan kaysa problema niya naranasan niya. Imagine mo, the maker of heaven and earth, niya yung mga problema mo ngayon na dinadala, mas malaki pa ba yan sa gumawa ng heaven and earth na pinaglilingkuran natin? No? Kaya nga, when the times na may mga problema nga, tandaan mo kung sino yung gumawa ng mundong ito. No? Amen. Compare lang natin sa mga kinatapos. Alam ko may mga problema. Halata naman sa mga mukha niyo. May mga problema kayo. Yung iba, problema sa mga boyfriend. Girlfriend. Diba, Joy? Joke lang. Yung iba sabi niya, at the age of 20 daw, Lord, give me a best man. Pag umaabot na ng 30s, Lord, give me a good man. Pag mga 40 na, Lord, give me any man. Maglagpas na rin yan, please naman, Lord. No? Pero alam ko, pag patuloy tayo ng service kay God, best man talaga ibibigay niya para sa atin. Diba, Joy? Amen! Amen! Amen. No? So, kaya nga, another thing, ay another thing, wala na si Pastor Bong eh, nag-give up na eh. Kaya na, sabi, praise God before you praise your problem. Amen! Harapin muna si God, Lord. Palakasin mo muna ako, Lord. No? Lord, hindi muna, tinignan mo yung problema mo, tapos tignan mo, wala, naapektado ka na eh. Pero pag tinignan mo si God na mas malaki yung Panginoon ko, the maker of heaven and earth, tapos nakita mo yung, pag tinignan mo, uy, kunti lang pala yung problema ko. Sinasabi ng ibang tao, ang laki ng problema ko, ang hirap ng sitwasyon ko, grabe yung sakit ko, parang sabi pa yung sakit ng asawa ko dati, yung sa cancer niya, sabi niya, nauranay na, sabi ng doktor ng Japan, hindi na magagamot. Pero pag tinignan namin yung sabi ng Panginoon, the maker of heaven and earth, nakita namin yung sakit, parang kunti na lang pala. Nakita ko yung problema namin, kunti na lang, bakit po, tinitingnan namin yung Panginoon na mas makapangyarihan pala. Amen. Compare sa mga butang na atong ginakahadlukan. No? Amen. Kaya nga sabi nito, another thing, church, dahil baka magalit si Pastor Jewel, lagpas na ako. Dahil sabi nito, another thing, yung word na A is ask God for help. No?
or acknowledge His presence. No, no. Sa verse 6, sabi niya dun sa Philippians chapter 4, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and supplication, with thanksgiving, present your request to God. Amen. Ibig sabihin, sa panahon na huwag mong kalahat, kaya na ako, ni, no? Ibig sabihin, buong buhay mo, no? No? Likunod sa Ginoo ang iyong mga pan sa kinabuhi. Isaiah 46:4, gusto mong pambasahin pa rin ang konklusyon, no? May word yan sa second phrase, sabi niya, I have made you and I will carry you. Amen? Ginawa ka ng Panginoon, so He will carry you. He will help you kahit anumang mga problema, anxiety na mayroon ka, tutulungan ka niya, no? Kaya nga, minsan kasi pinag-pray natin, Lord, yung sana Lord, kunin yung mga circumstances ko, Lord, yan, itong mga problema ko, tabangin ko, Lord, na tulungan mo ko, Lord, na maalis to, Lord God. Or itong mga tao, ayaw ko talaga sa taong ito, Lord God. Pero, church, tanda po na the circumstances we ask God to change are often the circumstances God using to change us. Amen. Na minsan yung mga tao na ayaw, parang, okay, ginagamit sa Ginoo para mas damuhan mo, taas atong pasensya. No? Kaya salamatin niyo yung mga tao na nagpasakit sa inyo. No? So, but anyway, then he took a cup, gave thanks to God, and gave it to them. Drink it, all of it, he said. This is my blood, which is God's covenant. My blood poured out for many, for the forgiveness of sins. Father God, we are so thankful, Father God, sa umagang ito, Lord God. Now, ni-remind mo naman kami, Lord God, sa ginawa mo sa amin, Lord God, 2,000 years ago, Lord God, kung sino ka na Panginoon na pinag-record. Thank you so much, Lord. And even, Lord God, to the cross of Calvary, Lord God, hindi mo ginip up yung pag-ibig mo para sa amin. Walang dahilanin, Lord God, na nang lupay-pay, panghinaan kami, Lord God, ng loob. Walang dahilan, Father God, na mag-give up din kami, Lord God, sa aming pananampalataya sa Lord God. Thank you so much, Lord, sa araw ito. Thank you so much, Lord God, dahil ni-remind mo sa amin that you are alive, Father God. Thank you so much, Lord, that we are victorious, Lord God. And then, Lord God, thank you so much, Lord, that you are setting us free, Lord God, sa mga bagay na hindi maganda, Panginoon. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, Lord God, sa araw na every time, Lord God, sa panahon, Lord God, na may mga problema kami, may mga word kami, Lord God, always with kami, Lord, i-remind, Father God, that you love us. That you are there for us, Father God. Thank you so much, Lord. We give you glory and honor, Father God. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin yung Panginoon sa umaga.